Start tayo. How to maximize IAM compensation plan? No? Yes. So we are the champion of compensation. COC. Mga si COC dito. Okay na ito. Nalang pa kayo? Yes. Okay na tayo dyan kasi ito nakatutok sa inyo eh. So ganito. Itong hawak yung brochure natin, halos nandito naman lahat ng detalye. No? Isa-isahin natin para lalo yung maintindihan yung compensation plan natin. Kasi kapag hindi mo siya nag-guess, hindi mo siya mamamaximize. Ha? Kaya pagkakagay, mamaximize mo siya. Pero hindi mo ito i-present lahat-lahat sa presentation kasi aabot ng makagal. No? So yung mga basic lang muna. So, pag nag-join ka, mamili ka ng mga package na gusto mo. Tama? So, meron tayong 6 packages. So, ilan yung package natin? 6. Kasi it's for everyone, para lahat makasali. Meron tayong copper, meron tayong bronze. Dito tayo, sa first page dito ha. Meron tayong silver, gold, titanium, and platinum. Yung titanium at platinum lang ang merong kasamang food card. Kung food card yung ya-avail. Lahat ng package ay walang food card except sa dalawa kung gusto nila yung food card. So titanium at platinum. Ngayon ganito, kapag gusto nilang mag-avail ng food card, yung hindi nakapag-avail ng titanium at platinum, pwede sila, ang tawag doon, expansion card. Ang tawag natin doon. So, or i-avail nila yung kanilang discount. So, kapag nag-copper sila, 5-6, di ba? So, pag bibili sila ng card, discounted na sila. Nakalagay naman dito sa baba, mapansin mo, note, all packages have options of set A, B, C, D, etc. Lahat ng package, merong set na makukuha sila ng A, P, C, D, kahit anong pipili nila doon? Set A, pure wireless, set B, combination, ano na yun? Tapos may nadagdag tayo ngayon yung weaker scene niya, yung weight loss natin, gano'n. Tapos, nakalagay dyan, all packages includes a discount when you want to avail a food card on your next purchase. So, ibig sabihin, lahat na nag-avail ng package, kahit anong package kinuha nila, kapag kukuha sila ng food card, discounted na sila. So, magkano yung discount? Ask nyo yung inyong mga team leaders. Alam nila yung specific discount ng mga member. For example, copper. 58,800 ang titanium. 88,800 yung standard card. So, guess nyo, meron naman kayo, di ba? Copy na gano'n. So, lahat ng member, kung gold ako, 28,800 yung collapsible card. Alright? Yung standard card ay 48,800. So, every purchase ko ng food card, gano'n na lang yung cost akin. Discounted na ako. So, alam natin yun. Ngayon, dito tayo sa direct referral. Yung wholesale package commission or direct referral. So, para maunawaan ng lahat, nakalagay dito, kung ano yung in-avail mo na package, hanggang gold package, yun din yung iyong commission. For example, copper ako. Ang copper, ang referral magkano? 500. Ang bronze, 1,000. Nakalagay dyan. Silver, 2,000. Gold, 3,500. Titanium, magkaiba yan. Titanium card or titanium package is 6,750. Titanium card, 6,000. Platinum card, 7,500. Platinum package, 9,000. So, nakalagay dyan. Malinaw yan para sa mga guest nyo. So, pero nakalagay din dyan, may note dyan nakalagay, na nakadepende yung commission mo sa account na or rank na kinuha mo.
So, nakalagay dito sa gilid, mapapansin mo yan. No, meron dito 6,075 our card package rebates. Your rebates may vary depending on your personal package purchase upon registration. So, maliwanag yun. For example, left and right hand, copper siya. Naka-refer siya ng bronze. Di ba ang bronze 1,000? Magkano na commission na? Kaya copper lang siya? 500 lang. Ha? Para makaintindihan, makalagay naman yung note dyan, di ba? So, at least maliwanag kasi baka mag-reklamo sa'yo. Di ba? Naka-refer siya ng silver. I-copper pa rin siya. 500 pa rin siya. Naka-refer siya ng gold. I-copper lang siya. 500 lang din siya. Pero once na titanium ang platinum ang ma-refer niya, tataas yung kanyang commission. Kapag copper, na-refer yung titanium, 2.5 siya. Gets that? 2.5 siya. Oh, kapag copper, na-refer yung platinum, 3,000 siya. Pag titanium ng platinum ang na-refer niya, 2.5 at 3,000 siya. Kapag copper. Paano kung bronze? Kapag bronze, actually, meron naman ito sa PowerPoint ng mga presentation natin, di ba? So, ano na lang yan, para at least ito maliwanag. Kapag bronze naman, na-refer ang titanium, 3,000 siya. Kapag bronze, na-refer ang platinum, 3,500 siya. Kapag silver naman siya, na-refer niya yung titanium, 4,000. Kapag na-refer niya ang platinum, 5,000. Kapag siya ay gold, na-refer niya ang titanium, 5,000. Gold siya, na-refer niya titanium, 5,000 ang commission niya. Gold siya, na-refer niya platinum, 5,500. Gets? Okay naman. E paano kung titanium siya, na-refer niya titanium, yun yung commission niya. May titanium. Titanium, may 6,000 siya kung card, 6,750 kung package. Uli na. Pero kung na-refer niya platinum, ay titanium siya, ganun pa rin. 6,000 pa rin yung platinum, 6,500 para platinum, 6,500 lang siya. Hindi siya 7,500 or 9,000. 6,500 ang platinum ang na-refer niya kung siya ay titanium. Pag platinum, lahat pwede niyang yung pinaka-maximum na direct referral na makukuha niya. Pag platinum. Kung platinum to platinum. Titanium po, direct platinum pa. 6,500. At same lang po ng platinum card. 7,500 yung platinum card eh. Titanium po, naka-direct ng platinum card, 6,500. 6,000 siya kapag card, 6,500 siya kapag package. Ganun lang siya. So, check mo sa ID din yan, ha? Kasi dalawa pala yun, no? Ganun lang yun. Pero, alam ko, parang isa lang sila. Iisa lang siya. 6,000 lang ata, 6,500. Sa so, ganun lang, no? Pa-check ko lang. So, ang pinaka best platinum para kuha mo lahat, ma-maximize mo kayo po how to upgrade. Ngayon, ang ating upgrade system, upgrade, is 60 days, tama? Ano yung upgrade? Pwede niyang i-upgrade yung account niya. Ibig sabihin, kung bronze siya, gusto niyang mag-titanium or mag-platinum kasi wala namang kumuha ng titanium, tama? Kung wala masyadong kumuha ng titanium, wala mabenta ay gold at platinum. Kasi yun ang may just for you. So, hindi na natin masyadong pag-usapin ng titanium kasi wala namang kumuha masyado nun. So, upgrade bronze to gold. Bawa ganun. 60 days allowed siya mag-upgrade. 60 days. Ibig sabihin, babayaran niya yun within 60 days. Pag hindi niya nabayaran within 60 days, hindi na siya pwede magbayad sa upgrade. Ganun siya. So, paano siya mag-aangat? Baka habang buhay lang siyang copper. Ganun ba siyang bronze? Hindi po. Meron tayong natawag na ranking. Na may extend pa yung ranking. Extend pa yung ranking. May ranking tayo. So, eto yun. Kaya, how to maximize your compensation plan. So, ito yung lagi mong tandaan. Pagka-join mo, meron kang 90 days free activation for your account sa team sales mo. 90 days. 90 days na yung account mo ay active. 90 days. No? Pero, para matuloy-tuloy yan, kailangan mo mag-remain
active. Paano mag-remain active? Dapat monthly meron kang pinipurchase. Depende sa rank mo. So magkano ang minimum monthly purchase natin? 1.5. Ngayon, para gumana ang team sales mo, team sales, kailangan maging qualified ka. Sabi mo nga, qualified. So, paano maging qualified? Ganito siya. Para mag-qualify ka sa team sales, kailangan meron kang referral na dalawa. Direct referral, ha? Ikaw mismo ang sponsor. So, isa sa left at isa sa right. So, 1, 2. Para activated yung team sales. Lahat ng commission mo, hindi activated yan kung wala kang referral na dalawa. Paano ba yung mga scenario ganyan? For example, ito, upline. Ikaw to. Ikaw to, ha? Yan. Ikaw to. Nag-spill over sa upline dito. Spill. So, spill ito, ha? Spill. Spill over sa riyan. Ngayon, nag-refer na to siya. Nag-refer na po. Ito, nag-refer. Lumami sila dito. Bawa, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 spill over sa iyo. Ngayon, nag-refer ka. Saan mo dapat siya ilagay? Isang referral mo muna. Hindi pwede dito sa pampair. Huwag mong gawin yun. Kasi hindi ka para kapag dalawa. Ibig sabihin, wala ka pag isa sa left. Pag nilagay mo siya sa right, hindi mag-prepare. Walang commission yun. Kasi nga, hindi ka pa qualified. So, kailangan mo yung qualified. So, paano mo yung qualified sa ano? To direct. Paano kung may spill na? Saan mo ilalagay yung first referral mo? Dito sa spillover side. Kung wala pang tao dito talaga, so wala ka pa naman na-invite, malabo naman ang upline mo, lagay ka ng kaliwang kanan. Oh, malabo naman eh. Hindi siya nalang dapat yan. Kung ilalagay na sa'yo, tama? So, malabo mangyari. So, dito yung first direct mo ilagay. Ito yung first direct mo. Diyan mo ilagay. No? Ngayon, yung second direct mo, dito mo ilagay. Yan. Automatic, mag-pair yan. Ngayon, pag nakadalawa ka, pag-encode mo dito, click mo na agad doon sa ating online account. Kaya puro ang maganda yung mga member mo, mag-open ang kanilang account. Yung sa sales match. Ha? Click lang yung sa sales match. Nakalagay doon, kasi kailangan mong maging mover, di ba? Ano yung mover? Nakapag-refer na? Dalawa, para gumana yung sales match mo at lahat ng commission dyan. Yung team sales mo. So, ang mangyari ganito. Nakalagay doon, parang announcement sa'yo na click view with earnings. I-click mo yung view with earnings. Nakalagay naman sa harap mo naman yun eh. So, i-click mo lang yun. Para ma-activate ka as mover. Kasi merong, hindi kasi automatic ang activation. Ikaw mismo ang mag-click. Pag hindi mo nag-click, hindi siya mag-pair. Kaya merong mga insidente, wala siyang pair. Kasi hindi pala yun na click yung view with earnings. Yan yung mangyayari. So, i-click mo yung view with earnings, automatic, mag-pair yun. Kasi mover ka na. Dali-dali ka ng system na ikaw ay mover. Automatic mag-pair. Maliwanag ko na, ituro natin agad sa mga members. Pero yung iba naman, ayos na ang IT, yung concern nila na listener. So, kahit na nag-click para sa kamila, para gano'n. So, inayos na yun, no? Yung mga hindi na, ano ba yun? Negative. Kasi, yun gano'n. So, ito, click view with earnings. Nakalagay yun pag in-open mo. Click mo yun. Nalabas yun. Pat! Papasok yun. So, basta malinaw, ang first direct sa nilagay, spill over side. Lagi ganun. Either left or right yan. Basta kung saan yung may laman at wala ka pang direct, doon mo ilagay sa may tao na. Ano, maganda naman yun kasi
win-win situation yun. Lahat ng tao mo, ganun ang gagawin. So, magkakaroon talaga na power taking. Kaya power. Kaya yung sakaganda. Eh, kailangan mo lang naman magdalawa eh. Kasi ang business, hindi ko pang kamal, di ba? At least may gagawin ka. At least, dalawa. Ha, ganun. So, ganun siya. Kasimple. Ngayon, remain active to, yung account mo. Para, so, na-qualified ka na. No? Qualified ka na eh. Automatic, meron ka ng dalawa. I-remain active mo yan. Paano mag-remain active yan? Kailangan meron kang monthly purchase. No? Na binibili. Para mag-active yung account mo. Sa binary, sa sales match, 90 days, kahit wala kang i-maintain. 90 days, kahit wala kang i-maintain. Gagana yung cash commission mo. Pero take note, sa ating incentive program, hindi ka na automatic makakasama. Disqualified ka doon sa, kasi kasama sa mechanics na dapat every month nanimating ka doon sa aming incentive program. So after 1 year, nahin mo ang all the RA, eh, hindi pa na nag-maintain. Hindi mabigay. Dahil sa 1-5. Eh, mangyayari. So, kailangan, at sabihin mo sa mga, ano mo, sa mga members mo na every month, magbili siya ng product. At least, 1-5. Para sa sarili niya. No? Sarili niya lang yun. Tatlong barley or ano, magasin niya, coffee, etc. So, for personal consumption niya yun. Pwede niya ibenta kung gusto niya. Diba? Ganun yun. So, kailangan monthly mag... Kaya nga, i-practice na natin. Huwag na natayin yung matapos ang 90 days. Kaya ngayon, natapos ang 90 days. Diba? Tapos, after a month, hindi pa rin siya nag-maintain. Tapos, next month pa siya, gusto mong bumili ng product kasi may payee na siya. Diba? Ganun. May mga sigurista, diba? Kailangan niyang bayaran yung na-lapse na isang buwan after 90 days. So, dalawang buwan na ang babayaran niya. Nag-guess mo? O, kasi ito, 90 days. Ang mawa, nag-join siya September 9, 2016. Hindi siya nag-active. May 90 days siya, di ba? Pero nag-alaw siya ng sleepover. Ganyan, no? After 90 days, so, October 9, November 9, tsaka December 9. So, hanggang December 9 ang kanyang pagiging active. Di ba? Ngayon, January 9, monthly kasi yan eh. Di ba? So, ito yung 90 days niya na cover. Yan, 90 days yan. Ngayon, ano na ngayon? January 10. Ito ah, dalawa na ang babayaran niya para siya maging active. Kasi pag binayaran na yung January 9, kasi from December to January yan eh. Ha? So babayaran niya ng 1-5 yan, pero lumipas na yan. Yan, lumipas na eh, 10 na nga yun eh. So para magkaroon siya ng income hanggang Feb 9. Kaya bayaran niya yung 1-5, kakainin yun noong December 9 to January 9 na days. Kasi hindi niya binayaran yun eh, tagal eh. Kasi 90 days lang yung free activation niya. Every month, kailangan niya, hindi pa niya, 6 months hindi siya nag-maintain, tapos saka lang siya may direct, saka pa lang siya mag-maintain. Kasi meron na siya. Pero yung ibang days, hindi niya na nabayaran. So, walang mangyayari. Ano, magiging yung bayad niya, dun yun sa dati niyang balance. Parang ganyan yung mangyayari. So, maliwanag. So, ngayon, kung December 9 to January 9, 10 na ngayon, lahat na ipapasok niya ngayon, kung isa na binayaran niya, eto na ang cover, doon na January 9 pa lang yun. So, kaya kailangan niya, ganyan yung mangyayari. So, December 10 to January 9, kaya maganda na, may 90 days siya, di ba? Bibili siya ng product at hindi pa tapos ang 90 days niya, madadagdagan din siya ng 30 days, may kita doon sa account niya kung hanggang kailan mag-expire yung ano, account, di ba? So, nakakalagay doon. Kaya mas maganda na sanayin mong bumili
first week ng month, well, yung last week. Yung mga leader, dapat di bumibili na patapos kayong buwan. Gagaya lahat ng mga kasailangan mo. So, mangyari, no, hindi na nakahabol, mga ganun, di ba? Oh. So, kaya kailangan, ano, kailangan, pero may pinagbigyan tayo na hanggang lahat ng hindi nakapag-maintain, mula September, October, November, hanggang December 13, bagong nakaraan, so, bumawi naman sila. So, ngayon, imantin mo na siya. I-secure mo yun kasi business mo to, para may monitoring ka lagi. Monitoring, kasi dito long to. Laging tanda ng negosyo to. So, lagi ka mag-replenish ng stocks para, kasi negosyo siya eh. Ako, restaurant, nauusan ng paminda, anong gagawin? Bibili siya ulit eh. Na hindi ko yung loko na pag isang beses na nagpataya, iintayin mo na lang ang ano, kung, oh, no, hindi, negosyo siya eh, in and out siya. So, lagi ganun, tutukan mo dapat. Para ma, kasi sayang mo, hindi mo na naintindihan, sayang din. Diba? Hindi mo ma-maximize yung potential. So, maliwanag tayo sa remain active and remain qualified. Sa remain qualified, mamaya doon sa pay rank yun. Pay rank sa yung mga ranking pa dito. So, ngayon, okay ko lang ito, ha? So, maliwanag na? Maliwanag naman? So, yung dalawa mo dapat makapag-refer ka at lahat ang unang mong referral, kung may spillover na, doon mo muna ilagay. Na? Ganun siya. Tapos, kailangan yung account mo remain active. Paano yung active? Monthly purchase lang ng 1.5, pero depends sa rank mo na. Kasi nag-iiba yung maintenance ka kapag nag-rank up ka na. Kasi lumalaki na rin yung income mo doon. Tapos, magkano po maintenance ako? Mamaya, dito. Ramp up. Paano mag-ramp up? Sabi ko sa iyo kanina, yung upgrade, 60 days. Tama? Paano kung hindi nakapag-upgrade within 60 days? Wala na kang chance na mag-umangat yung income potential niya? Kasi habang buhay na siya ano eh. Kung ako ay, tama ko ah, ako ay copper, left and right, na-refer ko platinum, 500 lang din yung match. May nasa ilalim platinum, nag-refer ng platinum, nag-refer ng gold, nag-refer ng gold. Ang match, 500 pa rin. Ang match, 500 pa din. Hanggang dyan na lang siya lagi. Pero, pwede siya mag-ramp up. Meron tayong ramp up na tiyatawag. Kung hindi niya na-upgrade yung kanyang sarili, hindi niya nabayaran ulit 6 days ang balance niya kung gusto niya mag-upgrade, ang pag-upgrade yung balance na naman mabayaran mo. Mukha, 11.2 sa gold, 44.8. I-minus mo na yung 11.2 sa 44.8. Kaya yung balance, makukuha mo yung product. 100% din. Ganun siya. Kaya lang, paano kung hindi na nakapag-upgrade? Trabahoy natin. Copper ka. Ito ka copper. Ha? Para maging bronze ka, para maging bronze, mag-direct ka lang ng tatlo. Tulong yan eh. Tulong ginawa. Nalo ba? Day Wi-Fi po. Pumunay ka. Pumunay ka. Okay. Tell mo. Sa loob ng isang buwan, ang pinaka-crucial dito yung first month or isang buwan. Ano ba? I remember ako ngayong January. Hindi ako nakakatlo ngayong January. Uulit ako sa February. Kaya lang tatlo talaga. Kaya ang pinaka-crucial yung unang buwan. Eh, wala akong na-refer ngayong January. Sa February ako nag-refer. Kung nakatatlo ako sa February, bronze na ako. Pagdating ng March. Bronze na ako doon. So yung aking March commission, maximum of 1,000 ay hindi 500. So kahit anong package papasok, 1,000 na ako doon. Liwanag ha? So ang pinaka-crucial, yung unang tatlo, dapat magawa mo siya sa calendar period na isang buwan. Hindi sa pag-join mo, kundi sa calendar period. Sabihin, January 1 to January 31, parang ganun. Liwanag tayo doon. So halimbawa, copper ako, nag-refer ako ng tatlo. Nagawa ko agad, copper lang naman, isang buwan. Bronze na ako. Ngayon, kung isang buwan nakalima ako, silver na ako. Kung isang buwan nakawalo ako, gold ako, pero kailangan meron akong mover. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Oh, paano ba maging mover? Meron siya? Dalawang? Direct. Oh, ganun. So, dito mo tayo ka. Eh, isang buwan, nakatatlo ako, bronze.
Next month, nakarin pa lang ng dalawa, 5 na record, ama? 5 na. Silver na pa lang. Makakaunt na yung unang buwan mo. Pagdating dito sa silver, gold, etc. Nakakaunt na siya. Basta yung unang buwan, yung pinaka-importante. O yung unang tatlo sa loob ng isang buwan na gawa mo. Counted na yung tatlo mo, dalawa na lang kulang mo, silver ka na. Counted lahat ng last na tatlo. Basta yung unang tatlo talaga sa isang buwan, counted yan lagi. Pagdating na dito sa susunod. Ngayon, para mag-gold ako, kailangan ko magkaroon ng 8 reks. So, alam mo, after 6 months, nakapag-gold ako ng tatlo. E di, gold na. Pero make sure mo na yung left and right mo naging mover. Meron kang dalawa sa left at dalawa sa right na nakadalawa din. Mover sila. Ibig sabihin dito, hindi mo lang sarili isipin mo. Turuan mo sila gawin yung negosyo. Oh, eh, kaya may requirement na gano'n. Ngayon, gold ka na. Pag gold ka na, ito ka na, gold, di ba? Gold executive ka na. Paano ka mag-titanium? Kailangan, meron kang dalawang na gold. Ha? Gold ka na. Dapat meron kang dalawang na gold. Para mag-titanium ka. Paano yun? Pwede nag-rank up sila maging gold or nakapag-refer ka na dalawang gold. Okay, mga silver. Titanium ka na nun. Paano kapag naging platinum? So, kailangan titanium ka plus meron kang apat na direct na executive. Ano yung executive? Gold pataas na package na kinuha or nag-rank up. Nag-rank sila. So, di ba, alam na paano mag-rank? Paano kung bronze ka? Pag bronze ka, para mag-silver ka, tatlong direct lang. Para mag-gold ka, limang direct. Counted na yung tatlo mo sa unang buwan, dalawa na lang gagawin mo next month, lima na direct mo, gold ka na. The rest, ganun din. Meron ka ng dalawang executive na direct para may titanium, tsaka apat na direct para maging platinum kung bronze ka nila. Ibig sabihin, lahat may chance umangat sa ranking. Pwede silang ma-open lahat. Lagi mo tandaan, kapag nag-rank up ka na, na-open lahat yung marketing plan mo. Depende sa rank na nakuha mo. Ano ba? Kung naging platinum ka na, so lahat ng direct referral, lahat ng sales match commission, pang platinum na yung account na yun. So yung mga paying mo, etc. Infinity mo, pang platinum na din. Yung check match mo, pang platinum na din. So maniwala kasi ang infinity at saka check match, saka depende rin sa package or rank. Mga? So ganun. Ang infinity ng copper, 250. Ang infinity ng bronze, 500. Ang infinity ng silver, 750. Infinity ng gold, 1,000. Infinity ng titanium, 2,000. At sa platinum, 2,000. So, pag nag-rank up ka, mabubuksan yung mga area ng mga commissions mo. Kung ano yung katumbas nun. Except just for you. Ayun, kasi wala dyan. Ang just for you, hindi pwede nag-upgrade or nag-rank up, but just for you ka hindi. Kailangan nagbayad on the, ano, bawa, ito, yung bayad ko, bronze siya, nag-upgrade, hindi siya kaunti sa just for you ko. Kasi ang just for you, automatically yun, nakalagay yun, di ba? Dito, nakalagay, just for exclusive for gold and platinum package purchaser. Ibig sabihin, nag-purchase sila agad ng gold and platinum. Hindi sila nag-upgrade or nag-rank up. Maliwanag yun. Paano po pag within 60 days nag-upgrade? Hindi rin. Basta lahat nag-upgrade, hindi siya counted sa just for you. Paano mag-define coded? Hindi pa encoded. Yung? Bronze siya, mag-google, hindi pa encoded yung bronze. Ano yung mag-ihan? Direct yung gold pa rin. Bronze? Bronze siya, tapos... Hindi encode? Hindi pa na-encode. Tapos mag-google. Mag-apply siya ng gold? Para naka-hold yung gold. Ganun. Pwede siguro, pamitan na lang yan. Papalitan. Kaya lang, hindi kaya magtanong yung client na hindi siya encode.
At kasama ko. Okay. Ngayon lang. May consent na. Okay, okay. Paano po yung ano, status, di ba, ano, titanium lang yung binigay na ako. Tapos gusto na lang platinum. In-upgrade po na. Hindi, sa umpisa yun lang. At... Opo, kasi di ba po, ano, titanium lang yung account nila, tapos... Platinum lang siya, nag-upgrade na siya ng platinum. Hindi, siya mismo, pwede siya magkaroon ng just for you. Kung meron siya mga direct na ano, gold or platinum. Pero siya, hindi siya counted dun sa, nag-refer sa kanya. Wala talaga. Alam kasi namin, just for you, kahit nag-upgrade. Hindi, naka siya, just for you, yung nag-upgrade. Pag nag-upgrade ka, eto, pag nag-upgrade ka, upgrade ka, or nag- pwede ka rin makapag, ano, makapag-tawag ito? Just for you. O, refer ka ng mga, ano, na... Tawag ito, yung mga paid mismo na, oh, hindi yung mga nag-up lang or nag-upgrade. Sa yung ikaw mismo, pwede yung maka, basta ang napapayin mo, on the spot gold, on the spot platinum, yun ang binayaran. Maliwanag, no? 2 months po kayo yung nag-up. 2 months, 60 days. So, maliwanag na to? Clear lang po, pag nag-bronze, tapos nag-upgrade ng cash sa gold or platinum, wala just for you. Na-encode na siya, di ba? Lahat ng upgrade, nag-counted sa just for you. Hindi po, I mean, siya? Siya, wala siya privilege just for you. Meron, pero yung nag-refer sa kanya, wala. Kasi lahat ng mga just for you, yung mga counted yung mga nabayad, ha? Meron ka. Ang wala lang, yung mga, halimbawa ikaw, platinum ka, may apat ka dito mga bronze, nag-upgrade ng platinum, hindi counted sa'yo yun, kasi upgrade lang sila eh. Yung upgrade mo mawawala, ikaw meron, kung meron ka, ano. Okay. Ay, hindi. Hindi rin. Lahat nga, ano, bayad ka lang. Lahat bayad. Okay. Okay na? Okay na to? Maliwanag na to? Ano? Okay na? First month niya, nag-refer sa... Wala tayo just for you. Ibig sabihin, kailan? Saan? Ah, pwede yun. Sabi ko sa'yo sa calendar yun. Ibig sabihin, ngayon January, wala siyang nirefer. February siya nirefer, na tatlo. Automatic bond siya. Hmm, dagdag o. Next, dalawa na kailangan mo. Basta ang crucial yung tatlo na dapat sa loob ng isang calendar na manggaling. Bawa, January, March pa ako nag-refer, pero sa March, sa loob ng March, nakatatlo ako, ano ako, rank up ako. Okay. Ano? Okay na. Na full. Nag-counted siya. Lahat ng, ano, nag-counted sa just for you, ha? Counted lang yung mga paid. Again. Mga just for paid. Yung mga purchaser. Ha, yung mga purchaser. Okay. Okay na? O, maliwanag na tayo dun, ha? Okay, next. Isang place po, sinabi doon ang gano'n ang bayan. Ba't gano'n? Dapat pinabayan nyo lang yung ano? Ah, okay. Okay lang yun. Bagong direct ka lang. Okay na tayo dito, next. Wala nang tanong dito? Okay. Sales match max income per week. Baka tanongin kayo. Huwag ito i-post sa online. Ano to, core member to? Pagka 410,000 lang siya. Okay na kasi hanggang 500 lang naman yung payin niya kahit anong package siya. Kapag bronze, 20,000 lang siya per week. Kapag silver, 30,000 siya per week.
Kapag gold 50,000 siya per week, titanium 75,000 per week, platinum 100,000 per week. So from copper nag-rank up siya sa bronze, maging ganito ang limit niya. From bronze nag-rank up siya to silver, naging ganito ang limit niya. Yung silver nag-rank up sa gold, maging 50,000 ang limit niya. Yung gold nag-rank up sa titanium, maging 75,000 ang limit niya. Platinum nag-rank up sa titanium to platinum, maging 100,000 yung maximum income niya per week. So maliwanag. O maliwanag kayo dito. Wala tayong flash out sa binary. So paano yun? At least, alam niyo yung pinasukan niyo. Kung sa iba kasi, merong limit per day na tinatawag. Daily flash out yun. Ano yung flash out? Halimbawa, nakapag-direct ka na dito ng may waiting ka na dito. Nakapag-direct ka na ng isa dito. Tapos meron ka rin nakuha dito. So counted lahat ng mga points dito, tama? Ngayon, eto halimaw. Kung may daily flash out, ang iba, 10 pairs lang per day na tinatawag. Kung may daily flash out, eto halimaw, hindi mo napigilan, biglang nagpasok ng malakihan. Pam! Nung pumasok ng malakihan yan, kung 10 pairs lang per day, or sabihin natin hanggang, ang masalihan na hanggang 20,000 ka lang per day, eh ang pinasok niya, 10 platinum na is 80,000, sa isang araw lang, sa isang encoding lang, automatic, ang babayaran sa'yo, 20,000 lang, hindi ma-carry yung 80. No? So 20,000 lang, at lahat ng remaining mo dito, na points, zero kinabukasan. Hindi yun yung akin. Hindi yan yung akin. Sinasabi mo lang, yun yung sa lahat ng mga companies dito sa paligid natin. Ganun ang daily flash out. Medyo nakakatakot yun. Lalo na kung builder ka later, magulat ka na mag-zero. Nakalasan namin yun sa mga previous namin na company. Kaya medyo inayos natin dito. Dito, depende lang sa limit mo. Hindi mag-zero. Halimbawa, copper ka lang, ay 80,000 na pumasok, 10,000 lang babayaran sa'yo, pero bukas, nandito pa rin yung sobra. Oh, ang tawag yun, waiting, retain, no? Nag-retain siya, hindi siya nawawala. Kasi iba kasi mawawala to. Pag nawala to, kahit may ipapasok to, zero na to, wala na talang match. Wala na talang mag-match. Sa atin, nandiyan na siya lagi. Ano ba ba, meron ka dapat 10 million dito na waiting, napakadami. Magiging pera mo siya. Pagka na may pumasok, di ba? Eh kung platinum ka lang, hanggang 100,000 ka lang per week, eh may halimaw ka na makuha dito, halimaw, talaga matindi, nagpasok, pang 200,000 yung pinasok sa loob lang ng isang araw, kung sa ibang company, kung 20,000 per day, kung per day kasi, 20,000 na makuha mo. Instead of 200. Sa atin, kung limit mo ay 100,000, kaya isang araw in-encode yung 200,000 na kikitain mo, ang makukuha mo ay 100,000. Yung 10 million mo, mababawasan na 200,000. So, meron ka dyan, 9.8 million. Meron kang 9.8 million para waiting na pwede mo pang makuha. Pero sa iba, pag isang araw lang encode yan, eh ang sabi 20,000 per day lang, pero pinasok 200,000 that na amount na ikipain mo, zero lahat nung waiting mo. Makukuha mo yung 20,000 nung araw na yun, pero bukas, zero na. Kung may ipapasok siya ulit yung bukasan, wala ka ng match kasi nag-zero na lahat ng points. Yun yung daily flash out. Ito yung advantage natin. Kasi mare-retain yung lahat ng points sa atin. Ngayon ganito. Ang kailangan yung i-goal sa lahat ng member, mag-mover. First step. Maging mover. Paano maging mover? Maka? Dalawa. Second, mag-ramp up. So, kung sila ay associate packages, kailangan nila mag 3-5 na directs. 3-5-8 na directs para maging executive sila. Ama, 3-5-8 lang naman yun eh. 3-5-8 lang. Yun pa na yung number na yun. Yun lang yung dinagamit natin sa ramp up. 3-5. Pero mga associate, ano yung mga associate? Copper, bronze, silver. Ama, ang nabibenta naman ay copper, bronze,
gold platinum. Hindi nagbebenta masyado ang silver and titanium, di ba? So, ganun na kasimple yun. Ngayon, kapag nag-round up na sila itong executive o yung mga executive, ang laging isipin nila mag-mover, di ba? Plus, mag-elite rank. Lahat dapat, dapat dito, ituturoan nyo na mag-elite rank agad sila. Sa first month nila o second month nila, basta ganun ang mindset, mag-elite rank. Para may movement. Meron silang itatagay na goal. Di ba? Ito ang mangyayari dyan. Paano ka mag-elite rank? Kasi nga, hindi mo alam, kapag may pumasok na halimaw sa ilalim mo, at hindi ka nakapag-rank, ang laki ang masasayang sa'yo. Malaki mawawala. Kasi nag-elite ka lang, tama? 50,000, 75, 100. Ito yung mga pinakamalaki mo lang. 100,000 per week. So, kailangan mo mag-elite rank. So, paano mag-elite rank? Elite executive rank. Dito na mag-start. Mag-start ko sa executive na rank. So, paano mo yung executive? Nagbayad ng gold, pataas na package, or from copper to gold. Executive na siya. Tama? Sabihin, copper, nag-rank up na siya, 3, 5, 8, etc. So, ganun. Para, pag nag-suffer siya, yun yung first rank, sapphire. Ang limit niya ay 200,000 per week. Ngayon, kapag nag-ruby siya, 400,000 per week. Pag nag-emerald siya, 600,000 per week. Pag nag-diamond, 800,000 per week. Blue diamond, 1 million per week. Black diamond, 1.5 million per week. Crown diamond, 2 million per week. And huli crown alpha mentor, 3 million per week. Ganito. Paano yung requirement? Meron dito na RQV. Sabi mo RQV. Okay. Rank qualifying volume. Nakalagay dito yan. May copy kayo dito, ha, mga leaders. Ganito siya. Required executive direct. Ilan ang direct para mag-suffer ka? 4. Dapat executive ang direct mo. Paano ang executive? Nag-avail ng goal pataas. Or nag-rank up or upgrade. Maliwanag ha? Okay. Ang 4 direct mo daw, dapat dalawa sa left, dalawa sa right. So ito yung scenario dyan. Para mag-suffer ka, so ang bawa ikaw to, pero kailangan, executive ka ha, kasi elite executive rank. So ibig sabihin dapat, ang account mo, naging gold na or nag-rank ka to gold executive. Paraas. Okay. So ito mangyari, hindi ka pwede bronze ka lang. Ibig sabihin, kung gold ka, tapos na qualify may suffer, pwede ka na mag-suffer. Diretso ka na doon. So ito ka. Left and right. Okay, ito. Para mag-suffer ka, dalawa kang dalawang direct. Sa left and right, tigalawa. So 1, 2, 3, 4. Na mga executives. So, paano naging executive yan? Nag-avail ng gold, pataas. Or nag-rank up, or nag-avail. Ngayon, directo, ito, ano to? Yan. Importante ito. Meron kang mover. Ano yung mover? Nakapag-refer ng dalawa. Isa sa left, isa sa right. So, meron dapat dito sa 1, 2, 3, 4 mo, dito may nakadalawa, dito may nakadalawa. May naging mover dyan. So hindi mo lang isipin yung sarili mo. Tutulungan mo ngayon yung tao mo na mag-invite siya ng... Kaya sabi ko, sa umpisa pa lang, sabihan mo na agad sila, ang una nilang mindset ay maging mover. Mag-refer ng dalawa para ma-open up lahat ng compensation plan. At yun ay step by step natin, mag-move na lahat. Pag naka-mindset na magdalawa, nagsalang dalawa, saka na pakinabang ninyo as an upline, at siya masaya ka kasi nag-move na yung member mo. Kasi hindi siya kikita pag wala siyang dalawa. So, required yun. Ganito yung mangyari.
ikaw, mover ka lang. Kasi may apat ka na rin, ha? Dalawa na. Pero dapat may maging mover sa left and right mo. Tigil-isa. So, paano? Halimbawa, si number 2, nagdalawa siya. Si number 4, nagdalawa siya. So, ito, mover na. Ito, mover na. So, na-detect ng system. May mover ka na, may apat na tayo ka na. Na-executive. Ngayon, ganito. Meron pang tetaw na RQV. Ayan. Required RQV, yung rank qualifying volume. Ilan? 7,000 sa left, 7,000 sa right. Ngayon, ganito. Ang RQV ng bawat package, copper, 100. Bronze, 200. Silver, 500. Gold, 1,000. Titanium, 1,400. Platinum, 2,800. So, kailangan daw, meron kang ilan? 7,000 na RQV. Yung direct referral mo dapat, dalawa sa left, dalawa sa right, ha? Kailangan yan. Platinum 2,800. Ngayon, nagawa mo ng 1 month to, calendar ko, ha? Calendar. Halimbawa, hindi mo nagawa ng January, February mo nagawa. Okay, ganyan. So, 2,800. Ilan ang kailangan? 7,000. So, kung ito ay gold, ilan ang RQV niya? So, kung gold lahat, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. So, 4,000 pa lang. Kulang pa pa na? 3. Hindi mo kailangan direct ang 3. Lahat ng sales na ng group mo. Group sales yun. Oh, yung 7,000 RQV ay group sales. Maniwala yun ha? So, pero kung ito ay platinum, lagpas ka na. Pasok ka na doon. Kasi 2,800 bawat isa. Yung direct mo, counted niya sila lahat sa RQV. At yung grupo mo sa ibaba, lahat na counted for RQV. First month. Oh. So, ganon. So, kung ganyan ang nangyari sa first month, automatic sapphire ka na. Ang activation ng pagiging sapphire mo, next month. Next month. Ha? Ang title mo ay sapphire na. So, isa ka na sa pag-feature about si Jane at si Janet, no? So, sapphire na sila. Ngayon, eto kasi 7,000 plus na yan. Tama? Pasok na. Di ba? Pero hindi naman kasi mangyari ganyan lang. Pwede mangyari, itong one, kailangan sila maging over ka eh. Ano yan? So, parang ganyan talaga maging itsura niyan, halos. So, sapphire na. Pag sapphire ka na, you have to understand, nakalagay kanina, remain qualified. Pay rank. Ang pay rank mo, sa loob ng 1 week is 200,000. Pero kailangan maging remain qualified. Ibig sabihin, every month dapat na-accumulate ng team sales mo, ng group mo, ang 7,000 na RQB sa left at 7,000 na RQB sa right. Every month, para laging suffer yung pay rank mo. Pay rank lang. Pay rank. Ang title mo, hindi ka na mawawala sa title. Nakalagay na dito sa ating brochure. Ayan. Elite executive rank. Elite executive rank. Dito sa site, nakalagay, note, it will be applied from the first day up to the last day of the following month. You have to qualify and maintain the position to enjoy the benefits. So, maliwanag. So, ibig sabihin, every month, 7,000 RQB sa left, 7,000 RQB sa right, na hindi mo direct, basta direct or hindi mo direct, basta every month, mayroong sales volume sa grupo mo. Ha? Para, lagi kang sapphire, so hanggang 200,000 yung maximum mo. Para kita ka ng 200,000 every week, talagang marami talaga yung pumapasok. So, ibig sabihin, qualify ka talaga lagi ang sapphire. Maliwanag, ha? O, maliwanag. Pero, ganyan pa, ano ang nangyari? Sapphire ka na. Ngayong January, mag-i-effect yan sa February. Kasi for the following month. No? Sa February, hanggang 200,000 per week ang maximum mo. Kaya ito, do mo. Kung hindi mo siya, sa February, natulog ka.
Natulog. Hindi mo na-reach yung 12,000 per week mo. Amo, nag-iisa, nag 9,000 ka lang per week. Ganun. So, next month, babalik yung pay rank mo kung ano yung position mo talaga noong bago ka man sa fire. Bawa, pinaka-worst doon, 100,000 per week. Yun yung position mo platinum. Doon ka babalik. Kasi, sa February, walang volume na 7,000 pumasok. Halimbawa, pumasok na sa'yo, dalawang tao lang, isasaray. Doon mo malaman kung nag-work ba or nangamana lang. Ano ba yun? O yun, nagpo-position lang. So, ganun. Left or right. Kung isa lang ang pumasok sa loob ng February, so next month, ang maximum mo is hindi 200,000. Pero syempre, hindi lang talaga abo ng 200,000 per week sa ganong trabaho na, di ba? 100,000 ka, baka hindi mo abutin yung 100,000 per week mo, laki-laki na nun, di ba? Kasi mabagal yung kilos ng network mo. So, hindi ko na sabihin, kaya lang, kung halimbawa lang, sa next month, biglang may tumodo, hanggang 100 ka na lang doon. Kasi nga, yung February ay hindi nag-maintain ng 7,000 na RQV sa left and right. Hindi niya na, yun ang cut-off lagi, doon binibilang monthly siya. Ganun yung mangyari. So, bakit natin kailangan i-mindset ang sarili natin at yung member na mag-suffer agad? At para ayaw natin mangyari yung nangyari sa mga nakaraan. Diba? Na mayroong halimo na pumasok. Halimbawa, yung aking top 1 earner. Pero nag-top 2 ngayon, pero diba lang kasi gano'n naman. Halimbawa, si Mario Santos. Nangyari sa kanya sa previews natin na hindi siya nakapag-ramp up agad. Kasi naisip na siguro ang tagal pa naman mag-100,000 per week. Medyo malaki yan eh. Pero hindi ko kasi alam na meron pwedeng maging halimaw na mapasok. Nung may pumasok na halimaw, eh hindi pa siya nag-ramp up. Ang laki na, hindi flash out, ang laki na hindi mo nakuha na pay out. Kasi ang limit mo lang that time, 200 per week sa fire. Ang dapat income ko 1.4, tapos 720 lang. Oh, ang dapat income niya sa isang buwan is 1.4 million. Ang nakuha niya lang is 720. Di ba? Not bad. Pero masakit pa din, di ba? Eh, kaya mo naman palang i-ramp up. Kaya ngayon palang i-ramp up mo lang. Kasi ngayon ko yan eh. Ano bang, kumbaga, prepare for the rain. Sabi nga na, sino ba yung nagpe-pray, may dalawang tao nagpe-pray ng harvest. No? Yung isa pumunta sa field at nagtanim, yung isa nagantay kung maging gaganda ang climate. Sino ang may-fix sa dalawa? Yung nagtanim, di ba? Kasi nag-act siya sa faith niya. So, kailangan, ganun yun eh, kailangan preparado ka lagi, di ba? Halimbawa, paano mo expect na nakikita ka ng 200,000 per week, eh hindi ka nagsasakay. Paano yun? Ay, yung motivation mo wala. So, hindi talaga aabot ka doon. Diba? Hindi ka aabot. No, kasi nga, ang mangyari sa'yo, hindi mo ginuli. So, paano yung mag-200,000? Paano ka mag-400,000 per week? Paano ka mag-600,000 per week kung hindi mo siya ginugol? Hindi mo inirap up yung sarili mo. At least, prepare ka na pag nangyari. Mas sabi nga nila, diba? May kasabihan, mas okay na prepared ka sa mga darating na bagay kaysa hindi ka prepared tapos biglang may dumating na opportunity. Diba? Mas okay na yung preparado ka na bago dumating yung pagkakataon. Kaysa naman dumating yung pagkakataon na wala kang kalaban-laban, hindi ka preparado. Ha? Talo lang ang kakabutin mo. So, kailangan yun ang mindset to ramp up agad. So, first, maging mover. Second, i-ramp up yung sarili mo. As, kaya ang topic, how to maximize your the compensation plan of IAM. So, parang si VPI ka sa previews, ginawa agad yung mag-diamond, di ba? Hindi lang mag-diamond ang hihingin niya eh. Kasi gusto niya pang abutin talaga yung 3 million per week. So, sa effort niya, in 3 months time, nag-diamond siya. Ngayon, nung dumating na ang panahon na kailangan na nag-volume yung sales niya,
hindi siya affected. Kasi umabot pa siya dito sa black diamond. Ang black diamond is 1.5 million per week. Black diamond. Umabot siya doon. Hindi na siya nakontento sa pagiging diamond. Ang iba kasi, baka ako magda-diamond agad, 800,000 per week, hindi naman niya natin maabot pa. So, nakadepende pa rin sa mindset mo. Kumbaga sa perspective mo. Kung gano'n naman, hindi mo aabotin yun. Kung siya, tinuloy niya hanggang maging black diamond, siya hindi pa niya na ma-maximize yung pagiging diamond. That time, nag-half million siya per week, hindi pa niya naabot yung 800,000 as diamond, pero diamond na siya. Pero in-anticipate niya na darating ako dun eh. Alam mo yan? So, pumasok siya sa 1.5. Ngayon, dumating ang moment ng November or December. Pumalo ngayon ang income niya ng 885, parang gano'n. 885, ganito yun. Kaya lang, hindi dapat ganyan yun. Hindi dapat ganyan yun. Kasi lumingit ang ating pairing nun. Nakatingin na todo. Hindi 5,000 ang pairing nun. Ang pairing nun 2,700. 3,000. Ganun ang pairing nun. So, ibig sabihin, buti na lang, nag-rack up pa siya. Kung totoo 5,000 ang pairing nun, ay 1.7 million siya sa isang linggo. Diba? Oh. In 1 week yun ha, in one week. Buti na lang, yung kanyang perspective, talagang alam niya, maaabot ako dyan. Kaya nag-run up niya, kaya hindi pa niya nung panahon na yun, hindi pa umaabot sa 800 per week yung income niya, pero alam niya aabot dun eh. Alam niya aabot dun. Kaya inunahan niya na. Kasi halimbawa, nag-suffer lang siya talaga. 200,000 per week, okay na yun eh, 800,000 per month. Eh, pumasok yung ganyan, paano yan? Ang laki nang mawawala, tama? Ganun yun. Kaya siya dito napunta. Sa black diamond. Yun yung ating dapat mindset. Pag ganun ka kasi, may ipasa mo sa mga member mo, aabot ka nun. Ano pa yung gagawin natin dito kung hindi natin aabot yun, di ba? Well, sayang lang. Kaya lang ma-stretch tayo. So ganun yung requirement. So nandito naman, isa-send na lang sa inyo. Bakit alam nyo na yung konsepto ng pag-rank up. Pag nag-groupy ka, kailangan mo na tatlong direct sa left and right, kaya 6 BRs. Kaya ba naka-apat ka na? Next month, isa na lang dagdag mo. Sa left, isa sa right. Counted na lahat. Basta lahat ng direct, counted. Pero lahat ng RQV, back to zero. Every month, nag-reset. Hanggang di mo naabot ngayong month ako, reset siya. Next month, bago ulit. O, laging ganon. So, maliwanag. Maliwanag yun. Tapos, dapat meron ka ng dalawang mover. Dalawa sa left ng mover sa... Hindi mo kailangan direct ang mover mo. Ha? Ibig sabihin, may mover dun sa under mo. Sa left at saka sa right. No need na no direct yan. At ang kailangan mo ay 20,000 RQV. 20 gold sa left. Kung puro gold, 20 gold sa right. Kung platinum yan, wala pang sampu yan. Sobrang dali yan. Wala pang sampu. Ibig sabihin, mga pito lang yan. 2.8 kasi. 2.8 times 7 siguro. 8, di ba? Ganun lang siya. 400,000 na ang pagiging maximum income per week. Guys, kailangan ang mindset mo ngayon, yung ranking dito. Dito nakakasalalay din ang iyong pagiging top earner later sa ranking. Kasi kung lahat ng members mo, ang mindset agad ay natutunan ko mag-rank up, lahat sila nag-move kasi may mga requirement eh. Alam mo yun? May mga requirement siya. Tapos, sa mga nag-rank up, may mga surprise kami. Sa mga nag-rank up, basta. Lagi ko sinasabi, basta dito sa Elite Executive ba? Sa Elite Executive, meron kaming surprises dyan sa mga nag-rank up. Hindi masyado doon sa mga top earner na yung top 1, 2, hindi masyado doon. Kasi pwede ka mag-top earner. Iba kasi ang ranking eh. Sa ranking kasi, dalawang leg talaga, balance ka. Kasi spillover ka kaysa strong. Kasi kailangan mo na direct, 8 direct, di ba? 4 sa left, 4 sa right, 5 sa left, 5 sa green. Dalawa ang
Oh, dalawang line ang pintuhan mo. Sa ranking, pwede ka kasing nalagyan ng matindi sa left, dito ka lang sa right focus. Pero kung hindi ka rin nag-rank, hanggang 100,000 ka lang per week, matatalo ka talaga nung sa mga nag-suffer, sa nag-emerald, nag-diamond, pag dumating yung panahon ng volume nila, edi ba, bigla kang malalaglag, di ba? Kaya importante yung ranking. Yan ang importante. At alam naman, basta kami ganito, hindi natin i-deliver ang hindi natin kaya ipapangako ang mga bagay na hindi natin kaya i-deliver. Ganon din kayo sa mga member nyo. Huwag yung ipangako ang langit, tapos yung tiyempo yung maranasan natin. So, pero, eto lang ang dahil, hindi kami mag-deliver kami ng mga bagay na hindi namin pinangako. Doon sa mga nag-grant. Walang pangako sa mga nag-grant. Ang meron lang sila ay yung talagang kanilang magiging benefit, no, as rank achiever. Pero meron kami yung surprise sa mga yan. Ah, okay. So, paano mag-diamond? Ang pinaka-goal is diamond. Para mag-diamond ka, 5 sa left, 5 sa right. Na-referral. Ha? 5 sa left, 5 sa right. So, yun agad ang ita-target mo. Either nag-rank up sila para maging executive, no? Or nag-diet sila ng gold papaas na packages. Tapos, ang RQV mo dyan is 100,000 sa left, 100,000 sa right RQV. Kung gold yan, 100 lang yun na gold sa left. Group sales. Kung platinum yan, i-divide mo yan sa 2-8. Wala kang secret ka. Mga 30 plus lang siya. Sa left at saka sa right, diamond ka na. Ganyan siya. Ha? Tapos pag nag-blue diamond ka, 250,000 sa left. Pag nag-black diamond ka, 500,000 sa left and right. Pag nag-crown diamond, meron kong kausap, kinukompute na kung paano mag-crown alpha mentor. Kinukompute na niya kung paano mag-crown alpha mentor. Kung ilan ang kailangan ipasok, tinatanong ako. Kung ilan ang kailangan ipasok na training sa left and right para maging crown alpha mentor. Kasi yun agad ang target niya. Mag-3 million per week agad. Ilan na? Ano, 2.5 million na RQV, divide mo kung, depende kasi sa package na, kung sa platinum, divide 2.8. Kung sa, 893. Platinum. Per 700. 1 month. Diba? So, madali na pala siya pag kinocompute mo. Pag hindi mo kasi kinocompute, hindi mo malalaman yung target mo kasi kung wala specific ka. Oo, oh, ganun. So, kinukumpute niya kasi gusto niya, yun agad yung, paano,